Boom, guys. Ayun. So, tapas ko lang. Ayan. Guys, we're here in Brick and Spoon, Tuscaloosa. Try namin mga brunch dito na recommended ng mga kasama namin. Or mga kasama ko sa trabaho. Masarap nga yung sweet tea nila. Aha. We're here sa Brick and Spoon. So testing namin kasi recommended ito ng mga ano, mga kasama ko sa trabaho ng mga puti. Na uso kasi talaga dito sa South eh, mga breakfast diner mga ganito. So, ayun, try natin. Yan na, dumating na guys. Ang laki oh. Meron pa siyang dessert. Sweet. American breakfast daw. Uy, busi mo yan ah. Hey guys, ang sarap no, grits. Ngayon lang ako nakatikin ng grits eh, dito sa Amerika eh. So, breakfast thing talaga yung grits. And omelette sa akin. Yun. So, kain muna kami guys. Ay, sarap guys. Winner no, winner. Winner guys, so. Alright guys, ayan, doon kami galing oh. Yeah. So yun guys, and sana sundan nyo pa yung mga adventures namin pag lumipot namin ng state. Ayan guys, so alam po madilim pero mukha na naman siyang bago. Ayan. Pag nag-iisip kayo, ibenta yung ano, mga sasakyan nyo, palitan na naman ng bagong year model. Linisan nyo lang, magbabago isip nyo. Yan na. After winter and spring, saka ako lang ito nalinisan ulit. Kaya tinatamad ako magluto. And bumili lang tayo ng chicken dito sa Publix. Yeah. So let's go. Gusto ko lang i-share sa inyo yung journey ko dito sa sport na nakahiligan ko, and frustrated ako matutunan noon. Yung sa mga ano, sa mga wala nang pakialam dito sa topic na to, skip na kayo. Yun, dito na po, dito na naman kami. Sa aming favorite na ano, park. Ayan, spring na oh, guys, may ano na, may dahon na yung mga ano, mga puno. Ayan guys, so nag-tennis ako kanina. Saat nga nang pa ako eh. Yun, nakakatuwa kasi parang pag nag-go-off ako, laging akong ano eh, parang looking forward na makapaglaro tennis. Actually, share ko lang yung journey ko sa inyo sa aking sport. And yung tennis kasi is parang ano ako eh, parang frustrated akong matuto ng tennis kasi nung alam ko nung bata-bata pa tayo, no? Bata-bata pa ako noon. Gusto ko talaga yung sport na yan. Sumasali ako ng mga yung sa school namin, ano, parang pag may intramurals, ganyan. Eh, syempre, hindi naman ako maulo naman. Palo-palo lang, no? Kasi nagaya-gaya ko lang kung paano pumalo sila, ano, no? Sila Agassi, sila Sampras, Federer, yun yung mga generation ko, eh. Bumili ako ng ball machine kasi ang hirap maghanap ng partner. O parang sinasabi na, parang tawag na lang, hitting partner. Interested na tulungan ka mag-progress. And then, kailangan mo talagang bayad ng coach para gawin yun. Siyempre, tayo, di ba, parang naisip ko, kayo ko naman matuto eh, ba't ko kailangan ng coach? So, kaya ako bumili ng ball machine para, ano, parang makuha ko yung mga strokes. Pero self-taught ako, nanonood ako ng mga YouTube. Buti na lang may YouTube na ngayon, no?
Kasi noon, naalala ko, mga high school ko, high school days ko noon, pupunta ako sa court, mga mga matatanda dun, parang ayaw kang papasukin sa court kasi, di ba, parang hindi ka naman marunong eh. Ang hirap kasi nag-aaral ako noon, bagsak-bagsak pa yung mga grades ko. Parang nasa yung permission ng mga magulang ko para ano, para matuto ako ng sport na yun kung yung mga grades ko naman ay bagsak-bagsak. Yun, natuto naman ako hanggang sa ano, hanggang sa may lumapit dun sa tennis court nga yun, si Manong nga. Sabi niya nagda-tennis daw siya noon, tinuruan niya ako hanggang sa nagpaparinig na siya na ano, na bigyan ko naman daw siya ng kahit ano man lang, ano, parang $25 per 2 hours. Sabi ko, pwede naman sa siguro yun. Pero kung una, parang ang sketchy naman nito, dinadala niya ako sa topic na ano, na kailangan bayaran ko siya. Eh, hindi naman ako naghahant ng coach, siya yung lumapit para turuan ako. Sabi ko na lang, sige, oo. Pero fair enough naman dahil ay, matanda na yun. Natuto ako sa kanya. Ang hirap guys, ang hirap ng tennis dahil hindi para sa lahat yung tennis eh. Dahil ang hirap niyang sport. Start na daw siya. Ayun nga, kung recreational lang naman na parang palo-palo lang, wala kang pakialam sa mga ano, sa rules. Well, ang ganda na lang 'yun, 'di ba? Pero kung gugustuhin niyo yung umayos yung strokes niyo, gusto niyo alamin yung game, gusto niyo gumaling sa game, gusto niyo gumaling sa mga strokes. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Alam ko mag-start pa lang kayo ngayon na ano, hirap. Ako sinasabi, hindi siya para sa lahat ng tao kasi yung challenges, yung challenge na para matuto ka ng proper tennis is para hindi palaging ano, it's not going to be the same every day. Kung ngayon parang may natutunan ka na, umaayos na yung strokes mo, bukas parang mare-reset, parang maiisip mo, kapag nagagawa ko na, ba't ngayon parang hindi na naman, parang, and pag medyo nagpo-progress na yung game nyo, as parang medyo naging intermediate na kayo or advanced, ang hirap kasi, napaka-mental na ng game na to, napaka-mental na ng ano na to, ng laro na to. Hanapin nyo kasi parang ano na nga siya, parang considered sa parang hardest sport na nga daw siya. Kasi pag okay, pag may magandang ano na kayo, may pag may magandang muscle memory na kayo ng mga strokes niyo. It's all mental na, no? Strategies, tactics, ganun na eh. At saka yung tennis court is all about angles 'yan eh. So kasi kailangan fit ka. Kailangan hindi ka nag-iisip ng mga negative thoughts, mga ganun ba? Hindi lang sa parang gusto ko gumaling dito sa game na to, pero para sa akin, self-improvement din yung itong ano na to, itong game na to. Parang may tinuturo siya sa buhay. And happy Sunday sa ating lahat. Na naman kami. May pasok ka bukas na? Hello, pasok na naman siya bukas. Ay, malapit na guys. It's April. Ano no? Kalahati na natin April. Grabe. April 14. Ginagawa natin nun bago pa tayo pumunta sa Alabama. Lagi tayo nasa Lake Lurline. Nalala mo nun, April no? Lagi tayo nagja-jogging dati. Balita ko ano, parang dumadami ulit ang mga nagna-nursing sa atin sa Pilipinas. No? And of course, yung topic na to is gusto namin malinaw yung parang ano nyo. Last time na yung boom yung nursing nung time namin eh. Batch 2000. Alam ko from batch 2007 hanggang batch 2010. Ito yung mga sobrang daming ano eh. Sobrang daming nag-nursing. Daming grabe yung mga graduate. Para to sa mga gusto mag US na, no? Pasabaw ako guys. Parang kasing putol-putol yung tulog ko eh. Oh, I mean ito ah, para to sa mga ano, yung mga nagna-nursing ngayon kasi gusto nila magtrabaho as nurse dito sa America. Guys, sa mga magna-nursing pa lang at or yung mga taong graduate na pag-America as nurse,
Iba na kasing panahon ngayon, no? De, yung time kasi namin noon, batch 2007 to 2010, ito yung mga batch na ano, no, na oh, mag-nursing ka para mag-America ka. Walang malinaw na picture kung ano bang buhay sa Amerika noon. Karamihan para yung mga kamag-anak nila, nurse, diba, nakakapagpadala. So, nakaka-inspire, diba? Nakakapagpadala ng mga kung ano-ano. Tapos makikita mo yung mga pictures nila, parang, oh, may bahay, parang asensado. Pero pa pag nakapagpadala ng mga, alam mo, mga imported, diba? Ngayon kasi, natitikman na natin sa, ano eh, sa Pilipinas eh, yung mga, alam mo, yung mga product and goods na imported na galing Amerika. Gusto mo ma-experience ang Costco, pumunta ka lang sa SNR sa atin, eh, para ka lang din nasa Costco na eh. So, ibig sabihin, choice na lang din ng pag-a-America, pero pwede ka rin lang naman din nasa Pilipinas, no? Kasi kung gusto mo nasa comfort zone ka lang, pwede na dyan eh. Meron naman ngayon yung mga ano eh, yung mga utilizations, UM o mataas naman sahod ng mga yun, pero mga NCLEX passers yung mga yun. So pwedeng hindi ka nang umalis ng Pilipinas, no, kung yung sa sahod na yun pang Pilipinas, feeling ko okay na yun eh. Pero kung ikaw yung naghahangad ng pamumuhay na may bahay, tahimik na lugar, alam mo yung parang kung mag-provide ka sa family mo, komportable kayo, may kotse, independent living, Amerika talaga ang pinakamagandang ano, yung targetin nyo. Pero kasi ang dami na namin mga ano, mga USRN na galing sa Philippines na nag-vlog dito sa Amerika, para kahit pa paano may window kayo kung ano bang buhay dito, may mga pros and cons, may mga nagpa-vlog na ano, na yung mga parang negative side na ng buhay dito. So syempre, maganda i-consider nyo rin yun kung para sa inyo ba talagang pag-a-America. Kasi nga sinabi ko nga sa inyo, choice na lang din talaga ang pag-a-America ngayon, sa panahon ngayon. Yan. Pero sabi nga ni Nika, majority, no? Parang push niya na. Iba talaga rin, iba pa rin talaga ang Amerika. Ayun guys, mahalaga din talaga, kailangan buo yung loob niyo mag-Amerika. Kasi yung pagdadaanan niyo, hindi rin biro yan eh. Yung tagal, wala rin makakapagsabi kung mabilis kayo makakapunta dito or aabutin kayo ng siyam-siyam. Kasi unpredictable talaga yung sa ano eh, no? Ano ba tawag doon? Visa bulletin? Yung galaw ng priority date? Kasi ganun eh. Balikan niya yung video ko, yung process about sa pag-America, yung timeline. Ginawa ko ng mga ano yun eh, ng mga estimated na mga time eh. So, yun. Isipin nyo ha, mag-aaral kayo ng nursing, 4 taon, tapos board exam kayo, tapos mag-a-apply kayo for NCLEX. Hindi rin mabilis yun yung process for NCLEX. Aabutin kayo ng 4 months to 1 year, depende kung anong state ang a-applyan nyo. Tapos yung pag-aantay nyo pa kapag mag-a-apply na kayo for ano talaga, no, yung pag-aanap kayo ng agency or direct hire. Abutin talaga kayo ng siyam-siyam. Kaya talagang dapat buo yung loob nyo. Ang pag-a-America, hindi ito choice kung gusto nyo lang yung makaalis agad. Hindi eh. Kasi maiinip kayo, tapos makakapag-isip kayo ng parang, alam nyo yun. Yun nga, sabi ni Paul, dapat talaga buo yung loob nyo. Kahit no matter what it takes. Kung gusto nyo talaga yung, ano, yung buhay America, push niya na. Tsaka once na nandito na, hindi pa yun nagtatapos. Dito kasi nandiyan yung homesickness, ganun. Kasi mas masaya talaga sa atin eh. Kahit, alam mo yun, may family ka dito or wala, may
friends ka dito or wala, talagang hahanapin mo pa rin talaga yung Philippines, yung kinasanayan natin na ano doon. I-consider nyo rin, ang hirap din kapag wala kang kakilala sa Amerika. Sobrang hirap. Okay ang Amerika kapag may mga kamag-anak kay, kasi syempre mapapasyalan mo. Okay din kapag may grupo kayo ng mga magkakaibigan na gusto niyo pumunta ng Amerika. Kasi ang hirap yung adjustment phase, mga ilang buwan, parang feeling mo isolated. Hindi naman sobrang lang, yung ikaw lang, yung parang feeling mo wala kang kakilala. Alam mo yun, nag-a-adjust ka sa culture nila, sa language nila. So, ang daming kailangan i-consider para ano, para makapag-adjust ka dito sa Amerika. Ayan. So, ayun nga, itong country na to, guess natin to eh. Hindi ito yung tipong ano, yayaman ka agad. Hindi. Well, achievable yung life na kung yun man yung gusto mong buhay, yung parang may sasakyan kayo, may bahay kayo na maayos. Hindi nga maayos eh, maganda nga dito eh. Alam niyo, independent living, achievable siya sa loob ng parang saglit lang eh, parang 3 to 5 years eh, established na yung buhay nyo. Pero depende rin syempre sa sitwasyon, kasi kung breadwinner sa Philippines, iba rin yun. Oo. Or you know, kung mag-isa lang nag-work, family of four. Yeah, pero achievable, na basta masipag ka lang. Oo. Kasi pag sa Philippines, nurse ka, tas kahit anong sipag mo, medyo long shot. Yeah. Pero dito, masipag ka mag-OT, hindi ka choosy sa, kahit sa ibang profession, kahit hindi nurse, basta masipag ka, hindi ka choosy, yun, asenso ka eh. Narinig, sabi ko nga, diba, narinig nyo nga ba yung ano, marami sa atin, narinig nyo ba yung, yung si ganito, parang sa fast food lang, sa fast food nagtatrabaho, pero nakasasakyan, may bahay, diba parang, sa atin kasi parang, yun ang sa ating mga Pinoy, yung time namin, parang ideal na buhay, yung parang buhay na parang nandito sa Amerika, yung may bahay kayo, komportable kayong magpapamilya ka, komportable kayo. Ganun eh. So, dito saglit mo lang talagang maano yun. Saglit na time lang ang kailangan mo at magsipag. Ma-achieve mo yun eh. Yun nga, para sa mga mga nagna-nursing para makapag-work kayo dito sa Amerika, dapat malinaw talaga yung ano nyo, malinaw talaga yung decision nyo. Kailangan 100% committed kayo from yung mag-nursing kayo ba, yung purpose yung ba't kayo mag-nursing or something ganon. Well, syempre, diba, ba't ka nag-nursing, syempre, you chose that profession to help, diba, the community, about yung sa ano, yung ganito, sa healthcare, sa bayan. Parang siya, ako rin naman eh. Yun nga. Pero yun nga, hindi naman nagtatapos dun sa purpose na yun eh. Syempre, ikaw rin, parang, how do you see yourself in, di ba? Parang yung ganyan, ang ilang years time, anong gusto mo ma-achieve, anong gusto mong image ng buhay mo, and for your family. Yun nga. And, syempre, 100%, pinakamaganda talagang reason kung bakit, pinakamagandang purpose talaga na mag-America is for your family. Yan. Kahit sinong tanungin nyo, yun talaga ang top choice eh. Kung sa family, kung magre-raise ka ng family, mag-start yung family nyo, America talaga ang pinakamaganda. So, we're here sa kabila ng kung saan talaga kami nagja-jogging. Doon kami sa, yung mga vlogs namin na nasa park kami, doon kami sa kabila lagi. So, andito naman kami. Yung sa side na, yung may Dreamland Barbecue.
Ayan, so na-explore lang namin. Kasi sabi ni Nika, gusto niya makita yung mga bahay-bahay dito ng mga malalaki. So baka makita namin, first time namin dito, explore lang namin. Tapos, yeah, tapos we just passed by yung parang historic town dun sa... Basta maganda. Kung may time pa, eh, baka maglakad kami papunta dun. Tingnan natin yung mga old and dun, old town. Hi. Hello? Thank you. Hello.